July 12, 2024. Ngayon ipapakita ko kung paano kumita sa BitGet Savings. Kung wala pa kayong account ng BitGet, sa baba ng video ilalagay ko ang link para makapag-register kayo. Disclaimer: the information provided on this channel is for educational and entertainment purposes only and should not be considered as investment or financial advice. Cryptocurrency investing involves risk and may not be suitable for all investors. You should always do your own research and due diligence before making any investment decisions. We do not guarantee the accuracy or completeness of any information presented on this channel, and we will not be liable for any loss or damage arising from reliance on such information. Ang BitGet ay isang cryptocurrency exchange, so dito pwede tayo kumita sa trading. Kung wala tayong sapat na knowledge sa trading, so pwede tayo mag-participate sa BitGet Earn. Isa sa feature ng BitGet Earn ay ang savings, so dito kailangan natin mag-deposit ng asset at pumili ng mas mataas na APR. Sa homepage ng BitGet, sa taas makikita natin ang Earn. Select natin sa Earn, and under Earn, so lalabas yung Earn Products, and click natin sa Savings. And sa Savings page, scroll natin sa baba, so lalabas yung Featured Products. So dito natin makikita yung mga available na coin na pwede natin i-save dito sa BitGet. Okay, so ito yung name ng coin, yung APR or yung interest, then yung period, and yung action. Okay, example yung BGB, ang APR niya is 1.70%. Okay, sa APR, so interest is settled daily, and early redemption is supported. Okay, so kahit hindi natin ma-met yung period niya, so example 7 days, kung kailangan na natin i-redeem yung coin, so pwede natin siyang i-redeem. Okay, so ang mas mataas na APR dito, so isa sa pinakamataas yung SEN. Sunod, okay, yung SEN is 8%. Sunod is yung STX. So dito may nakasave na ako sa SEN. Okay, so mamaya ipapakita ko yung nakasave na token or yung coin dito sa SEN savings. So ngayon ang isa-save ko is yung STX. Okay, so paano tayo mag-save? So click lang natin sa subscribe. Okay, so sa subscribe pwede tayo mag-select ng duration. So kung gusto natin flexible, mas mababa, so 3.20%. So kung gusto natin mas mataas, so select natin sa 4%, kaya lang 7 days lang siya. Dito naman yung amount. Okay, so ang minimum STX na pwede natin i-save is 0.1. So ngayon, isa-save ko lahat ng STX coin. Okay, click natin dito sa max. Okay, so ito yung maximum amount. And dito sa right side, makikita natin yung daily profit na makukuha natin. So ang makukuha ko sa 99 STX is 0.01095885 STX. Okay, sa 7 days, ito yung marireceive ko daily. Okay, kapag okay na, click natin dito sa checkbox, okay, and click natin sa confirm button. Okay, subscription successful, and click natin sa continue. Paano natin makikita yung nakasave na coin dito sa savings? Click natin dito sa account, and click natin sa asset. And dito makikita natin yung earn account. Sa earn account, makikita natin yung mga active na coin na nakasave. Example, yung nakasave ko ngayon, yung STX. So, makikita natin dito yung amount ng STX and then yung equivalent niya sa peso. So, kung sa peso, meron akong 10,039.61. Okay, so ito naman yung sa SEN. Okay, so dito mababa lang yung nakasave ko. Makikita natin dito yung profit. Okay, since yung STX ngayon pa lang, so bago pa lang, so wala pa siyang profit. Sa SEN, ito yung total profit ko. Okay, so 8% APR.
Kung gusto natin i-redeem, click lang natin dito sa redeem. Kung hindi pa tapos yung duration ng savings, so makikita natin dito early redemption. Okay, kung gusto natin i-redeem, click lang natin sa confirm. Yan lang ang gagawin natin kung gusto natin kumita sa BitGet savings. Okay, so hanggang dito na muna, and magbibigay na lang ako ng mga updates about dito sa ginawa kong savings sa STX and SEN. Okay, so good luck and God bless.